sa dulo ng mga kabundukan ng Scandinavian, kung saan sinasabi sa alamat na ang isang nakakatakot na troll na kilala bilang Mountain King ay natutulog. Ang tanging makakapaggising sa kanya ay kung hindi pa kasal ang prinsesa sa kanyang 18 kaarawan. Dahil sa kwentong ito, desperado si Haring Eric na makahanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Prinsesa Kristen bago pa mahuli ang lahat. Isang araw, nagpakita si Prinsipe Frederick upang hingin ang kamay ni Kristen at humanga ang lahat sa magarbong bokabularyo na ginagamit niya at lahat ng mga kwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Nagpa siya si Eric na ipakasal si Kristen kay Frederick kahit na ayaw niya at niregaluhan niya ang prinsesa ng larawan ng prinsipe para mahalin niya ito. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kristen na gawin ang sinabi ng hari at tumakas mula sa kastilyo sa kalagitnaan ng gabi pagkatapos mag-iwan ng kutsilyo sa larawan bilang tanging mensahe niya. Samantala, naglalakbay si Espen sa kagubatan nang bigla siyang mabangga ng kabayo ni Kristen at tumilapon sa ilog. Nang malaman ni Kristen na may natamaan siya, lumakad din siya sa tubig at ginamit ni Espen ang pagkakataong hilahin siya pababa kasama niya na nagawa niyang ibalik ang pabor. Si Espen ay nabighani sa kakulitan ni Kristen at sinubukan siyang kaibiganin, ngunit hindi nakayanan ni Kristen ang daldal ni Espen at hindi siya pinansin hanggang sa mag-alok siya na ibahagi ang pagkain sa kanyang bag. Dahil ang tagal na niyang hindi kumakain, kinain na lang ni Kristen ang lahat para lang umalis pagkatapos magpasalamat kay Espen sa kanyang kabaitan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Espen sa bukid ng kanyang pamilya, kung saan ang kanyang mga kapatid na sina Per at Pal ay nagtatrabaho mula pa noong madaling araw na gumagawa ng kanilang mga gawain ngunit pinupunan din ang pagkawala ni Espen, kaya hindi sila masyadong masaya sa kanya. Lalong lumala ang pangyayari nang ipaalam sa kanila ng kanilang ama na nasira ang lahat ng kanilang mga pananim salamat sa isang buitri na bumaba dahil hindi naglagay ng scarecrow si Espen, at dahil ibinigay ni Espen ang lahat ng mga bagay na nakuha niya sa palengke kay Kristen, wala na silang makakain. Pinagalitan ng ama si Espen dahil sa pagiging pabigat niya at isinama niya sina Per at Pal sa pangangaso. Maghapong nag-iisa si Espen sa bahay sa pag-aalaga ng apoy, at sa gabi, nakarinig siya ng malalakas na kalabog at ungol na nagmumula sa kagubatan. Ipinapalagay ni Espen na isa itong troll at nagsimulang gamitin ang fire poker bilang isang espada habang iniisip niya ang kanyang sarili bilang isang bayani. Nagdulot ito ng apoy nang tumama ang charcoal sa paligid ng bahay. Nagmamadali si Espen na apulahin ang apoy gamit ang lahat ng tubig na mayroon siya, ngunit mabilis na kumalat ang apoy at wala siyang magawa kundi manood. Sa kagubatan, patuloy na tinatahak ni Kristen ang kanyang daan palabas ng kaharian nang bigla rin niyang marinig ang mga ingay. Ito ang hari ng bundok, na sa wakas ay dumating para sa kanya. Sinubukan ni Kristen na tumakas ngunit masyado siyang mabagal at hindi nagtagal ay nahuli siya. Kinaumagahan, umuwi si na Per, Pal, at ang kanilang ama upang matuklasan na nasunog ang farmhouse, kasama na ang tanging larawan nila ng kanilang ina. Sinubukan ni Espen na ipaliwanag na narinig niya ang isang troll, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya, at tinawag siya ng kanyang ama na Ashlad. Ang kanilang kalungkutan ay biglang naputol sa pagdating ni Frederick at ng kanyang mga tauhan, na gustong malaman kung may nakakita kay Kristen. Nag-aalinlangan si Espen nang sabihin niyang hindi at inatake siya ni Frederick upang igiit ang katotohanan. Kaya ang ama ay lumapit sa pagtatanggol ng kanyang anak at ipinaliwanag na hangin ang laman ng utak ni Espen. Nang lumabas ang paksa ng troll, sinabi sa kanila ni Frederick na nangako ang hari na sinuman ang makakahanap sa prinsesa ay mapapasa kanya ito at ang kalahati ng kaharian. Pagkaalis ni Frederick at ng kanyang mga tauhan, ibinigay ng ama kina Per at Pal ang huling pera niya at hiniling sa kanila na hanapin ang prinsesa para makuha ang gantimpala. Gusto rin tumulong ni Espen ngunit walang binigay sa kanya ang kanyang ama at pinalayas siya, hiniling na huwag na siyang bumalik. Nagpa siya si Espen na sundan pa rin ang kanyang mga kapatid at sa tuwing may nakikita siya sa kalsada tulad ng sirang salamin at lumang helmet, dinadala niya iyon, kahit na iniisip ng kanyang mga kapatid na nag-aaksaya siya ng oras. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, narinig ni Espen ang ilang sigaw ng tulong na nagmumula sa kakahuyan. Hindi ito pinansin ni Per at Pal at nagpatuloy, ngunit gusto ni Espen na gawin ang tama at pumunta upang suriin. Nahanap niya ang isang druid na na-stock sa isang troso, kaya ginamit ni Espen ang kanyang hatchet para biyakin ang kahoy at palayain siya. Sinabi rin ng druid na siya ay nagugutom pagkatapos na ma-stock doon ng matagal, at ibinahagi ni Espen ang kanyang huling patatas bago ipaliwanag na hinahanap niya ang prinsesa.
Ipinaalam sa kanya ng druid na nahuli na siya ng Mountain King at ang tanging paraan para patayin siya ay makuha ang maalamat na espada na tinatawag na panday na huling nakita sa isang napakadelikadong marshland. Gusto ni Espen na hanapin ito, kaya binigyan siya ng druid ng mapa ng marshland. Sa una, ito ay mukhang walang laman, at upang ipakita ang imahe ay kailangan magtanong ni Espen ng magalang. Nagsimulang sundan ni Espen ang mapa upang tumawid sa kagubatan at nakita niya ang brooch ni Kirsten sa lupa na nagpapahiwatig na papunta siya sa tamang direksyon, kahit na hindi niya napansin na nakatayo siya sa isang bakas ng paa na iniwan ng troll. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang gumagawa ng kampo at ginagamit ang helmet na nakita niya sa pagpapakulo ng ilang halaman. Samantala, si Eric ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang pagkakasala sa dahilan ng pagkawala ng kanyang anak na babae. Isang mensahero ang biglang dumating at ibinalita sa kanya na nakita nila ang kabayo ni Kristen sa kakahuyan sa tabi ng isang higanteng ngipin na nagpapatunay na kinuha siya ng troll. Kinaumagahan, nagising si Kristen na nasa kuweba ng troll. Ang labasan ay nahaharangan ng isang mabigat na bato na hindi niya maigalaw, ibig sabihin ay hindi siya makakatakas. Sa daan, sina Per at Pal ay nakatagpo ng isang basket na puno ng mga gintong mansanas. Nagpa siya silang kumuha ng isa para sa bawat isa sa kanila, ngunit ang mga ito ay napakasarap at nakakahumaling na sa wakas ay kinain nila ang lahat. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang grupo ng mga babae at hiniling na sumama sa kanila, sinundan sila ni Napper at Pal nang hindi nila napagtatanto na sila ay mga nimpa. Sa malapit, sinusundan ni Espen ang mapa at naabala siya nang makita niyang dinadala ng mga nimpa ang kanyang mga kapatid. Nagpa siya siyang sundan din sila. Ngunit ang landas ay sarado at hindi nagbubukas hanggang sa makahanap si Espen ng isa pang gintong mansanas at kumegat. Sa sandaling pumasok siya sa pugad ng mga nimpa, nakita niya ang kanyang mga kapatid na kumakain at nagsasaya kasama ang mga babae. Ngunit nang umupo si Espen upang kumain din, mayroon siyang kakaibang mga pangitain na mukhang bulok ang pagkain at ang mga nimpa ay mukhang masama. Gusto ng isang nimpa na kumain pa siya ng mansanas at napagtanto ni Espen na iyon ang naglagay sa kanyang mga kapatid sa ilalim ng impluensya. Nakikita pa rin niya ang katotohanan dahil kumagat lang siya. Pagkatapos magpanggap na kumain ng marami para umalis ang nimpa sa kanyang likuran, inilayo ni Espen ang kanyang mga kapatid mula sa mesa at pinaghahampas sila para magising sila. Ngayon ay nakikita na rin ni Napper at Pal ang katotohanan at nang tawagin sila pabalik ng mga mukhang nimpa, nagsimulang tumakas ang mga lalaki. Hinabol sila ng mga nimpa at sinisikap na isara ang landas upang mahuli sila, ngunit ang magkapatid ay nakalabas ng pugad sa tamang oras bago ito magsara. Ngayon ay muli silang naglakbay ng magkakasama, at nagsimulang magtalo ang magkapatid tungkol sa kung umiiral ba talaga ang mga gawa-gawang nilalang. Makatwiran na hindi nakakita ng troll dahil sinasaktan sila ng sikat ng araw ngunit hindi nila maipaliwanag ang mga unicorn. Samantala, sa kuweba, iniisip ni Kristen kung makakaalis siya roon nang biglang lumayo ang malaking bato sa pasukan. Ito ang troll na naghulog ng isang bungkos ng mga buto ng hayop upang pakainin siya. Ayaw ni Kristen na galitin siya at nagkunwaring kumakain para pasayahin siya. Sa kabilang banda, si Espen ay kumuha ng isang bola ng sinulid habang natuklasan ni Pal na ang kalsadang ito ay malapit sa isang bayan kaya napagpasyahan nilang magpahinga. Pumunta sila sa pinakamalapit na tavern upang punuin ang kanilang mga tiyan. At sa isa pang mesa, ang waitress ay naghahain din kay Frederick at sa kanyang mga tauhan, na lahat ay labis ang pambabastos sa kanya. Ipinakita ni Espen sa kanyang mga kapatid ang mapa, at nakita ito ng mga tauhan ni Frederick, dahilan upang agad na pumunta ang prinsipe sa mesa ng magkakapatid. Humingi ng impormasyon si Frederick tungkol sa prinsesa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa at kailangan nilang magpakasal, na nangangako ng magandang gantimpala. Interesado si Napper at Pal na ibenta ang mapa dahil gusto lang nila ang pera para muling itayo ang bukid, ngunit sinabi ni Espen na kung talagang mahal ni Kristen si Frederick ay hindi siya tatakes. Nagalit si Frederick at hiniling na makuha ang mapa, naisip din ni Per na dapat nilang ibigay ito. Tumanggi si Espen, at nang dalhin ng waitress ang kanilang pagkain, inihagis ni Espen ang mangkok ng mainit na nilaga sa mukha ni Frederick. Isang galit na Frederick ang nag-utos sa kanyang mga sundalo na hulihin ang magkakapatid na nagudyok ng away sa bar na sinalihan ng lahat sa tavern. Habang ang iba't ibang lalaki ay nagpapalitan ng suntok sa buong lugar, hinabol ni Frederick si Espen gamit ang kanyang espada at nagawa lamang ni Espen na ipagtanggol ang kanyang sarili salamat sa waitress na nagpasa sa kanya ng rolling pin. Tinamaan pa rin siya ni Frederick at nabitawan niya ang pin at nang subukan ni Espen na kumuha ng kutsara sa halip,
dinaig siya ni Frederick sa ibabaw ng isang mesa. Habang papalapit siya, humakbang si Frederick sa isang plato ng pagkain na pag-aari ng isang matipuno at galit na lalaki na humawak kay Frederick at itinapon siya. Sinamantala ng magkakapatid ang pagkakataong ito upang tumakas patungo sa kakahuyan, ngunit sinundan sila ni Frederick at ng kanyang mga tauhan hanggang sa mak-corner sila sa gilid ng isang bangin. Nagkunwaring iniabot ni Espen ang mapa, ngunit sa huling segundo, tumalikod siya at tumalon kasama ang kanyang mga kapatid sa tubig. Matapos lumangoy ng ilang sandali, narating ng magkapatid ang baybayin at sinimulan ni Per na pag-alitan si Espen dahil sa hindi pagkuha ng pera at paggawa ng isang kaaway na isang mapanganib na prinsipe. Iniisip din ni Per na magiging mas masaya ang kanilang pamilya kung wala si Espen at tumugon si Espen sa pamamagitan ng pagsisimula ng away. Agad silang pinaghiwalay ni Pal at kinuha ni Per ang mapa bago bumalik sa kalsada. Kahit na matapos ang mga pang-iinsulto, patuloy na sinusundan ni Espen ang kanyang mga kapatid, huminto lamang upang kunin ang balat ng oso. Samantala, dumating ang troll para kunin si Kristen para magpakasal. Sinubukan ni Kristen na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang isang piraso ng buto, ngunit wala itong nagawa, kaya ginamit niya ang kanyang mga salita sa halip at sinabi na hindi maaring magkaroon ng kasal kung wala siyang magandang damit. Matagumpay siyang ibinaba ng troll at umalis sandali. Nang maglaon, nakarating ang magkakapatid sa marshland, kung saan napalilibutan sila ng makapal na ulap. Naipit ni Espen ang kanyang bot sa putik, ngunit hindi ito nakita ni Napper at Pal at nagpatuloy sila hanggang sa mawala sila. Nang ibabaw sa kanila ang takot nang magsimula silang makarinig ng mga kakaibang ingay na lumabas na si Frederick at ang kanyang mga tauhan, na sa wakas ay nakuha ang dalawa. Gusto rin ni Frederick si Espen, ngunit sinabi ni Per na patay na siya para protektahan siya. Samantala, patuloy na gumigala si Espen hanggang sa marating niya ang lawa na nakita niya sa mapa. Tumalon siya sa tubig nang hindi napapansin ang mga nilalang na lumot na lumalangoy, at sa ibaba, mabilis na nahanap ni Espen ang maalamat na espada. Inaatake siya ng mga nilalang sa sandaling mahawakan niya ito, ngunit pagkatapos ng ilang paghihirap sa ilalim ng tubig, muling bumangon si Espen. Makalipas ang ilang oras, umalis na ang grupo ni Frederick sa marshland salamat sa mapa na kinuha nila mula kay Per at huminto sila para magpahinga sa kagubatan. Nagpa siya si Per na subukang tumakas at itinapon ang ilang dumi sa gwardyo upang makagambala sa kanya, pagkatapos ay tumakbo siya upang kunin ang isang kabayo, ngunit hindi siya sinunod ng kabayo, at nahuli muli si Per. Nagawa rin ni Espen na umalis sa marshland at pagkatapos subukan ang kanyang espada sa isang puno upang makita kung gaano ito katalas, gumawa siya ng plano upang iligtas ang kanyang mga kapatid. Si Frederick at karamihan sa kanyang mga tauhan ay nagsimulang sumigaw nang bigla silang makakita ng isang oso na humahabol sa kanila, ngunit pinigilan ng matipunong gwardya ang halimaw upang patunayan na si Espen lang ang nakasuot ng balat ng oso. Ngayon ay nakuha rin si Espen at si Frederick ay kinuha ang espada, ngunit hindi pa niya pinatay ang magkakapatid. Gusto niyang gamitin ang mga ito bilang pain kapag nakarating sila sa kuweba ng troll, at kung hindi makikipagtulungan si Kristen kapag nahanap nila siya, mamamatay din siya. Ang grupo ay patuloy sa paglalakbay, huminto lamang upang gumawa ng kampo sa gabi. Nakatali ang magkapatid sa isang puno at hiniling ni Pal na pakainin siya, ngunit itinapon ng mga lalaki ang pagkain sa hindi nila maabot para lang makita silang nahihirapan. Biglang isang malalim na ungol ang maririnig mula sa kakahuyan, ito ang troll na papunta sa kanila. Tumakas si Frederick at ang kanyang mga tauhan ngunit naiwan ang magkapatid. Buti na lang at may isang bato malapit sa kanila na nagawa nilang kunin at gamitin para maputol ang mga lubid bago pa maputol ng troll ang puno. Agad na tumakbo si Espen at Per, ngunit huminto muna si Pal para kunin ang pagkain. Nakahanap silang tatlo ng lugar na pagtataguan ng magkasama, ngunit nang matuklasan ni Per na dinala ni Pal ang pagkain, itinapon niya ito upang pigilan ang troll na makita sila sa pamamagitan ng amoy. Tumalbog ang pagkain sa isang bungkos ng mga puno at bato at nahulog pa rin sa tabi nila. Inutusan ni Frederick ang dalawa sa kanyang mga tauhan na labanan ang troll habang siya ay tumetakas, ngunit ito ay nagtatapos lamang ng patayin ng troll silang dalawa. Nagtago ang prinsipe sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok ng isang puno, at nang subukan ng huli niyang mga tauhan na sumama sa kanya, itinulak siya ni Frederick para ipakain siya sa troll. Hindi ito sapat para umalis ang troll at sinimulan niyang iiling ang puno upang mahuli ang prinsipe. Makalipas ang ilang minuto, katahimikan na lang ang naririnig ng magkapatid at iniisip kung makakalabas na sila ngayon. Gayunpaman, nahanap sila ng troll salamat sa amoy ng pagkain at kinidnap si Pal bago tuluyang umalis.
Nang bumalik ang troll sa kanyang kuweba, itinapon niya si Napal at Frederick kasama si Kristen na hindi humanga sa kung gaano kapalpak ang prinsipe sa pagliligtas ng sinuman. Sinubukan ni Frederick na sabihin sa kanya na bahagi ito ng kanyang plano, ngunit sinabi ni Pal na narinig niyang sinabi niyang papatayin niya si Kristen kung kinakailangan. Galit na galit, pinatalsik ni Kristen si Frederick gamit ang buto, at nang gagawin niya rin ito kay Pal, ipinaliwanag niya na isa lamang siyang magsasaka at sinabi sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanyang buhay. Ang pagkarinig sa pangalan ni Espen ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Kristen. Balik tayo sa mga lalaki, nagsimulang umiyak si Espen dahil sa tingin niya ay kasalanan niya ang pagkawala ni Pal. Dumating si Per at sa wakas ay inamin niya na bagamat marami siyang reklamo tungkol kay Espen, nagagawa niya ang mga pambihirang bagay na hindi kayang gawin ng iba at hindi siya dapat tumigil sa pangangarap. Pagkatapos, naghanap ang magkapatid sa kagubatan upang makita kung ano ang nahulog habang hinahabol sila at sa kabutihang palad ay nakita nila ang maalamat na espada at ang bag ni Espen. Mayroon ding kumpol ng mga alitaptap sa paligid, kaya hinuli nila ito sa isang garapon na may pulot. Pagkatapos ay umalis si Napper at Espen sa kagubatan upang sa wakas ay pumunta sa pugad ng Mountain King gamit ang mga alitaptap sa garapon bilang kanilang parol. Ang lugar ay puno ng mga buto ng tao na hugis labirint, kaya't inilabas ni Espen ang sinulid na kinuha niya kanina at ginamit ito upang markahan ang daan sa kanilang paglalakad. Pagkatapos ng ilang paghahanap, natapakan ni Espen sa isang butas ngunit hindi nahulog salamat sa espada na na-stock, at sa kanyang sorpresa, ang butas na ito ay konektado sa yungib kasama ang mga bilanggo. Gamit ang isang lubid, hinila ni Napper at Espen si Napal, Kristen, at maging si Frederick palabas ng kuweba. Ngunit sa kanilang paglabas, nakita nila ang troll na nakaharang sa daan habang nakahiga gamit ang damit pangkasal. Upang makatakas ng ligtas, dapat silang tumalon sa kanyang buntot at matagumpay itong nagawa ni Kristen at ng magkakapatid, ngunit si Frederick ay nadapa sa kanyang katangahan at nauwi sa paggising sa troll. Agad na tumakbo palabas ng kuweba ang grupo at naisipan nilang bumaba ng bundok, ngunit malamang na maabutan sila ng troll. Kaya sinabi ni Kristen na dapat silang umakyat dahil sisikat na ang araw at magagamit nila ito sa kanilang pabor. Sinimulan silang habulin ng Mountain King at muntik nang mahulog si Frederick, ngunit hindi mapigilan ni Espen na maging mabait at tinulungan siya. Kahit noon pa man ay makulit pa rin si Frederick at nagpas siyang magtago sa isang butas sa ilalim ng ilang mga bato sa halip na tulungan ang iba na lumaban. Naabutan sila ng troll sa tuktok ng bundok kaya inilabas ni Espen ang kanyang espada upang harapin siya. Halos hindi niya tinatablan ang troll sa kanyang paa at madaling sinipan ng troll palayo, dahilan upang mahulog ang espada sa gilid. Sumunod si Per na hinabol ang halimaw sa pamamagitan ng pagbato dito, ngunit tinamaan din siya ng troll at natumbe siya. Iniyakan ni Pal ang katawan ng kanyang kapatid at humingi ng paghihiganti kay Espen. Napansin ni Espen na malapit nang sumikat ang araw at sinabihan si Kristen na gambalahin ang troll habang may iniisip siya. Hinabol ni Kristen ang troll habang tinitingnan ni Espen ang kanyang bag at nakita ang basag na salamin na mabilis niyang itinaas upang tumalon ang sikat ng araw dito at masunog ang troll. Agad na tumigil ang katawan ng Mountain King habang nagiging bato ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tiningnan ni na Espen at Palsiper na biglang nagising dahil buhay pa siya pagkatapos ng lahat. Habang nagdiriwang ang magkapatid, tinamaan ni Kristen ang katawan ng troll, dahilan upang gumuho ito. Si Frederick ay bumaba ng bundok mag-isa at naabot ang kagubatan, kung saan siya ay nakatagpo ng druid at tinawag siyang pangit. Oops! Teka muna, bago tayo magpatuloy, hihingi lang ako ng pabor, paki-subscribe naman ang bago naming channel. Salamat din sa inyong suporta. Bilang paghihiganti, binigyan siya ng druid ng mga maling direksyon upang mapunta sa bayan. Maya-maya, nagulat si Eric nang matanggap ang pagbisita ng tatlong magkakapatid na lalaki at kasama nila ang kanilang anak na babae. Pagkatapos ng muling pagsasama-sama ng pamilya, nag-alinlangan si Eric dahil alam niyang ipinangako niya ang kamay ni Kristen sa kanyang tagapagligtas, ngunit ayaw niyang magalit ito muli. Iniligtas siya ni Espen sa pagpapaliwanag na pera lang ang gusto nila para muling itayo ang kanilang sakahan at tinanggap naman ni Eric. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Kristen na maaari siyang magpakasal kung kailan niya gusto at kung sino ang gusto niya. Pagkatapos, umuwi ang magkapatid. Niyakap ng ama si Napper at Pal habang si Espen ay nananatiling nakatalikod, sa pag-aakalang hindi siya welcome. Ngunit niyakap din siya ng kanyang ama at humingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa. Ibinigay sa kanya ni Espen ang pera at ipinaliwanag ni Per na nakuha nila ito salamat kay Espen, kaya sinabi sa kanya ng ama na ipagmamalaki siya ng kanyang ina.
Humingi din siya ng paumanhin sa pagtawag kay Espen ng Ashlad, ngunit nagpa siya si Espen na panatilihin ang palayaw. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang umaayos ang bukit. Regular na binibisita ni Kristen si Espen, at madalas silang umaalis upang mag-date. Samantala, sa kagubatan, naliligaw pa rin si Frederick at nang makakita siya ng gintong mansanas, sa wakas ay natagpuan niya ang kaligaya na hinahanap niya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.